Maaga pa lang pumunta na ako sa isang LTO dito sa Bulacan para nga parehistro itong motor ang dala ko. Akala ko ay maaga na ako, kaya lang pagdating ko dito, marami na ang mga nakaparadang motor. So, ibig sabihin, marami ng tao. Kaya napaisip ako na baka matagalan ako dito sa pagpaparehistro. At pagdating ko dito sa kanilang emission center, napansin ko agad na hindi maganda ang pila ng kanilang emission. Medyo magulo. Kaya sinubukan kong lumipat naman sa pangalawang LTO dito lang malapit sa City Hall ng Marilao. Isang LTO na bagong bukas. Pagdating ko dito, agad-agad kahanap na ako ng paparadahan. At dito, napansin ko na ang lamisa sa gilid, ang kanilang information, at agad-agad lumapit na rin ako para itanong kung ano ang kailangan kong gawin para may rehistro ang motor na ito. Ang sabi sa akin, magpa-emission daw muna ako at saka insurance, tapos balik daw ako sa kanila. So dahil wala silang emission dito, tinuro niya ako sa 168 dito sa may Marilao, malapit sa Toyota. Doon daw ako magpa-emission. So ayan yung kanilang emission, so wala pa silang operation ng emission dito. So kung pupunta kayo dito, mas maganda magpa-emission muna kayo. Kaya yan, tumakbo na ako doon sa itinuro niya sa akin sa 168 malapit sa may Toyota, Marilao. Matapos nga ang mahigit isang oras na paghahanap natin sa 168, nahanap din natin at dito lang masid-masid muna ako kung marami nga ba yung tao. At napansin ko na kaunti lang naman, kaya dahan-dahan na ako pumasok sa kanilang parking area. At agad-agad dito, pumarada na rin tayo at pumunta agad sa kanilang opisina para ibigay yung ating dokumento para ma-emission yung motor natin. Makalipas ang 15 minutes na pag-aantay, na isalang na rin yung motor natin sa emission. At dito tayo ay nagbayad ng 500 para sa emission ng motor na ito. At dahil natapos na tayo sa emission, babalik naman tayo dito sa LTO ng Marilao. Pagdating sa LTO Marilao, ito naman ang sunod na mga nangyari sa atin. Ang sabi ng LTO Marilao, hindi daw nila marerehistro yung motor nating dala sa kadahilanang bagong system ang gamit nila dito. Kaya ina-refer tayo sa LTO ng Bukawi. Pero naisip ko mas malapit kung pupunta ako ng LTO Maykawayan. Masigurado na mayroon doon silang lumang system. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng insurance dito sa may LTO ng Marilao. Tag binayaran natin sa ating insurance ay umaabot ng 650. The next day. So ayan guys, medyo nagka problema tayo dito kasi itong ating dalang dokumento, si Rox. So hindi na gaanong kita. So ayan guys, ayan. So hindi na gaanong kita, kung papansin nyo, itong mga chinikan, kailangan magpa-verify. At kailangan hanap yung original resibo nito o kaya yung photocopy mas malinaw pa. Pero buti na lang may dala tayo medyo mas malinaw, itong isa. So try natin to. So, sabi naman nung officer doon kanina, daling ko na lang yung motor sa inspection. Siguro nalinawan siya rito. Ito lang yung malinaw na dala natin. Try natin. One eternity later. So yan guys, pinaproba naman kanina yung Xerox na pangalawang binigay natin. Na Xerox na medyo mas malinaw naman yun. So ngayon, nandito na tayo sa may ano, waiting na lang tayo para sa stencil. So antay-antay na lang tayo para sa stencil saka sa inspection. Few moments later. Ah, kaya na rin po yung stencil pala, no? Kala ko, iba rin mo yung stencil. Wala mo lang ako, idol. Wala ba? Kaya nga eh. Wala mo kita eh. Kapwa ko. Wala isang magpapa. Edit. Tinturahan ako. One hour later. Alas 4 na ng hapon nang tayo matapos magparehistro at mayroon tayong binayaran na 723 kasama na roon ang delinquente na 210 dahil mayroon na tayong 7 years na hindi narehistro ang motor na ito. Kumuha din pala tayo ng insurance doon sa may LTO Marilao na umaabot ng 650. Isama na rin natin ang ating emission na 500. So matotal ang nagastos natin dito ay umaabot sa 2,803. At paalala rin sa may mga motor na wala pang rehistro, iparehistro nyo na habang maaga pa para iwas abala at hindi ka kakabahan kapag may checkpoint. Hanggang dito lang muna ang video natin. Huwag kalimutan mag-like at subscribe.